sa tungkulin ng isang guro sapagkat sadyang napakalaki ng responsibilidad na kaakibat ng propesyong ito. Ang paghubog sa katauhan, paglinang ng mga talento at kakayahan, at higit sa lahat, ang maging ikalawang magulang sa kanilang mga mag-aaral. Tunay ngang dakila ang maging isang uliran at marangal na guro, isang bagay na hindi matatawaran at matutumbasan ng kahit anumang bagay o salapi. Taon-taon, binibigyan ng parangal ng kagawaran ng Edukasyon Rehiyon 3 ang mga natatanging guro at punong guro upang mailahan ang mga magagandang halimbawa ng mga dakilang guro dito sa Central Luzon. Ang gawain nito ay hindi lamang bigyang pagkilala ang ating mga natatanging guro at administrador, kundi ang kanilang mga nagawa ay maging ehemplo at magsilbing inspirasyon sa ating kaguruan upang sa kanila ay magpatuloy ang adikain na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Ang aking pong malugod na pagbati sa inyong lahat at nawa ay hindi dito matatapos ang inyong pagtaha sa pagimpay sa larangan ng edukasyon at pagtuturo, kundi ito ang magsisimula na kayo ay lalong mas maging makabuluhan at maging halimbawa sa lahat na kayo ang susi para sa dekalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Ang mga nabigyan ng parangal para sa taong 2015 ay ang mga sumusunod: Annaline N. Razon, Outstanding Grade 1 Teacher; Erlinda G. Gan, Outstanding Grade 2 Teacher; Leoncio Benigno T. Tolentino, Outstanding Grade 4 Teacher; Alfredo A. Correa, Outstanding Grade 5 Teacher; Christopher D. Esteban, Outstanding Grade 6 Teacher; Heidi O. Pajarito, Outstanding Master Teacher; Grace M. Echeche, Outstanding English Teacher; Lady Ann R. Bayan, Outstanding Math Teacher; Angelina G. Bernabe, Outstanding Science Teacher; Armando V. Iliescas, Outstanding Master Teacher; Ednalyn E. Fajardo, Outstanding ALS Implementer. Juanito L. Rigor, Outstanding Officer in Charge; Ariel D. Garcia, Outstanding Principal 1 Elementary; Jenilyn B. Tangonan, Outstanding Principal 2 Elementary; Annabel B. Nukum, Outstanding Principal 3 Elementary; Enriqueta C. Tayang, Outstanding Principal 4 Elementary; Manolito B. De Leon, Outstanding Principal 1 Secondary; Arlene C. Vidal, Outstanding Principal 2 Secondary; Vilma D. Nunez, Outstanding Principal 3 Secondary; Maria Celina L. Vega, Outstanding Principal 4 Secondary. Sa isang simple ngunit makabuluhang araw noong 22 ng Disyembre 2015, ginanap ang paggawad ng parangal sa kanila. Ang paggamit po ng multimedia sa pagtuturo ay isang napakabisang pamamaraan sa pagtuturo, lalong-lalo sa pagpapatupad ng K-12 curriculum. Noon, nakita ko talaga yung mga bata is walang ganang manoo, walang ganang makinig sa akin. As in, di sila interesadong matuto, di sila interesadong makinig. Then, itry ko minsan, gumawa ko ng PowerPoint or gumamit ako ng multimedia. Doon po ko na-quote yung kanilang attention at talagang pag nagtuturo ako, talagang sa akin lang sila nakatingin or doon sa tinuturo ko lang. Talaga pong hindi lang po pagtuturo ng bawat subject, ang pagpapabasa, kundi ibinibigay ko rin po yung buong puso. Kasi po ang sabi ko nga sa kanila, hindi ko kailangan ang batang sobrang talino. Ang kailangan ko po ay may magandang pag-ugali at asal. Kinakailangan bilang isang teacher o isang guro na punong-puno ng puso sa trabaho ay kinakailangan ibigay natin ang best natin sa lahat. Kasi minsan lamang tayo mabuhay sa mundong ito. Hindi lamang sa pansarili, pampamilya, maging sa komunidad na kung saan bilang isang teacher, tayo ay bumubuo
at mag-mold ng mga bata na kung saan sila ang mag-isilbing mga future generations natin. Siyempre, sa araw-araw, kailangan laging handa. Gabi pa lang, ihahanda na yung mga kailangang materyales at mga gagamitin sa pagtuturo. Kung kinakailangang iwi yung ibang mga gamit sa bahay, diretso pa rin ang paggawa. Kahit nga minsan, nagagalit na yung misis ko na sinasabi, nasa bahay ka na, dala pa rin yung trabaho, yung pa rin trabaho ang iniisip. Darating din yung panahon na magbubunga lahat tong ginagawa ko. So, ito nga ngayon, napabilang nga ako sa outstanding region. So, kaya mas naging suportado siya sa akin. Bilang isang guro, ay napakalaking achievement po na kahit papaano ay nakapag-ambag po tayo sa kalaman upang ating mga kaguruhan na mga kasama ay lalong mag-benefit po sa mga findings po natin at sa mga interventions po. Kasama po yung mga batang ito sa pagkamit ko ng karangalang ito dahil po isa sa mga criteria ay ano yung mga accomplishment mo as teacher. Dahil po sa mga bata na patuloy kong inaalalayan, patuloy na paggawa ng innovation para sa kanila, at patuloy na coaching and training sa mga batang iyon. Isang napakasarap sa pakiramdam na yung programang ito ay malaking pagbabago ang naidulot sa kanila. At naniniwala ako na yung nagawa namin, nasimulan namin ni Aaron ay dadalhin nila hanggang pagtanda nila. Masaya na ako na kapag yung kaibigan ko, naturuan ko paano mag-solve. So sabi ko po, mas masarap yung pakiramdam na mas maraming bata yung natututo sa'yo dun sa subject na alam mong mahirap. Sabi nga po, as a teacher, ang focus talaga natin ay sa mga bata. So kailangan pong tulungan yung mga bata. Kailangan kahit anong mangyari sa kanila po yung attention natin. So siguro po, mahal po ang pagtuturo. Mula umpisa, ito na po yung career na gusto kong tahakin. Kaya po, as a teacher, gusto kong dedicate din po yung oras ko para gawin yung talagang trabaho ng isang teacher. Habang sila ay nag-aaral dito sa fisheries, sila ay kumikita din naman. At kapag sila ay natapos ng grade 10, o sabihin nating fourth year, yung mga nakaraan, sila ay ready na sa industry. Ready na silang pawalan para mag-trabaho at kumita. Sana wag po tayong hihinto sa pagtuturo ng out-of-school youth or sa paghahanap ng mga out-of-school youth, out-of-school adult. Hindi po kami namimili ng mga learners namin, saan man lugar, anumang oras. Wala po kaming kinikilingan or hinahanap ang lugar. Basta ang importante, maturuan natin sila ng taus po sa ating puso. Huwag po tayong hinto sa ganong pagtuturo at paghahanap sa kanila upang ang lahat ay gumunda po ang kanilang buhay. Nabawasan ang mga bata na lumiliban sa klase. Dahil nga sila ay excited pumasok sa paaralan, dahil na rin sa mga nakakatulong yung mga reward, yung reward system ng mga guro, yung reward na inside the classroom. Ang mandato po natin kasi ay ang mga bata, no, i-develop ang mga bata at the same time ang mga guro. Yun po ang ating mandato, na mag-focus lang po tayo sa ikauunlad ng mga bata at ang mga ikauunlad ng ating mga kaguruan. Pag ginagawa mo pala ang trabaho mo ng mabuti, yun ay kaakibat lang ng iyong duties and function. Pero pag ginagawa mo ang trabaho mo na may puso, hindi ka napapagod sa paggawa ng iyong obligasyon. It is more challenging kasi being chosen as number one principal tree in the entire region, talaga pong malaki yung kaakibat na responsibilidad noon. Hindi lamang sa taong ito, kung hindi sa mga susunod pang taon. We work with our heart. We work with our hand. It's not only beauty and brain, but it's beauty, brain, and character. You can work better if you have good relationship. You are working as one family. Yung pagkakaroon ng award, talagang expectation ko naman po.
talagang dapat talaga, napakalag talaga ng papel. Doon mo makikita napakalag ang papel ng isang guro, ng isang school head. Yung maraming programa na tutuloy-tuloy lang po sila, yung mga magandang programa. I should take it as a challenge. Ang ibig sabihin, dapat laging pagbutihan ang trabaho, mahalin ang trabaho at gawin ang lahat para sa magandang selection. Sa akin kasi ang passion ko is to serve especially our learners and of course our internal and external stakeholders. Ang puso ko nasa paglilingkod. They can reach me anytime, anywhere. At ako po yung taong working beyond the limit. Kasi sa akin, we are here to serve and not to be served. Pag ikaw pala ay isang leader at nakikita mo ang mga kasamahan mo na na-achieve nila ito, there is a fulfillment in your heart, no? Mararamdaman mo na nagbubunga kung ano yung ginagawa mo as a leader. Sila ang mga natatanging guro at punong guro ng Rehiyon 3. Sila ang Gurong Central Luzon, susi sa dekalidad na edukasyon.